after ng aming charity ride, dito kami dumaan sa Talisay to Laurel to Tagaytay bago ang Balayan. So nadaanan namin itong napakagandang view ng Taal Volcano, which is naka-alert level 3 siya today. Itong araw na to naka-alert level 3 siya. So nagtataka lang kami bakit napakapayapa ng Taal ngayon, which is yung sa balita is nagbuga na siya ng usok at pinalikas yung ibang residente na malapit sa area. Pero nitong araw na to, akala namin hindi matutuloy yung charity ride namin kasi daw sarado yung daan pa Palemery, hindi raw kami makakapasok. Pero maswerte yung araw na to dahil payapa yung Taal at open yung daan, kaya nakapasok kami, nakapunta kami sa charity ride na pupuntahan namin sa may Banay-Banay at sa Santo Tomas. So ito yung road trip namin pa uwi, na kung tutusin malayo nga. Kung nagderecho kami from Santo Tomas, dere-derecho na lang sana. Mas pinili namin dumaan dito kasi mas masarap yung naglo-long ride ka, diba? Tapos ang ganda-ganda ng view. Kung makikita nyo yung kagandahan ng bundok at yung sa dito sa gilid ko, yung view ng Taal Volcano na hindi naman umuusok. Ayun. Akala ko nga maaabutan ko siya na may usok eh. Pero wala. Napaka-payapa, napaka-peaceful ng Taal Volcano. At napaka-lamig, napakaganda ng klima. Bali, apat na rider na lang kami dito kasi yung iba is sa from Batangas City. So, from Batangas City, naghiwa-hiwalay na kami at apat na lang kami natira. Isa from Lemery, isa from Nasugbu, at isa from Kalakati. Tigi-tigi sa bawat municipality. So, sana dumami pa ang from Tagabalayan, Lemery, Nasugbu, at saka Kalaka. Kasi puro tigigisa lang kaming representative ng Batangas chapter ng FRCP. So, sana may mga taga dito pa sa area namin na sumama sa aming charity ride at magpa-member. Yan, makikita nyo yun. Napakagandang view ng Taal Volcano. Walang kausok-usok at napaka-peaceful niya. Gusto-gusto ko sanang tumigil, kaya lang nahihiya ako sa mga kasama ko kasi mga pagod na rin ang haba ng biyahe. Gusto ko sanang kunan yung gilid ng ano, yung sa tabi ng Alawa Lake. Taal Lake. Ano ba yan? Nagbubulol tayo. Nagkakamali-mali na tayo ng sinasabi. Taal Lake. Ayan. Nandito po kami sa may Talisay. Ito yung Talisay. Papasok na kami ng Laurel, Batangas. Kung naaalala nyo, doon sa mga nakapanood ng mga nakaraan kong video, meron akong upload about simbahan bato ng Laurel. So yan, dito yun papunta, magpasok ng Laurel, Batangas. Inislow mo ko yung ano dito video kasi talagang nagagandahan ako sa view ng bundok, yung daan. Yan, ang ganda, napakasarap, nakakatanggal ng stress kapag naglo-long drive ka sa mga ganitong kagandang lugar. Ang ganda sa mata. Yung tipong makakalimutan mo na lahat ng problema mo sa buhay, pati yung mga may utang sa'yo, makakalimutan mo na. Yan o, diba? Ang ganda, linis ng daan. Tapos, berde-berde yung bundok sa gilid. Tapos, sa kabilang side, may lawa. Makikita mo, napakarami doong fish pond. Thank you.
po guys ng isda dito. Dito sa amin ang tilapia is 140 or 130 something ang kilo. Pagdating dito is 70 na lang, pati yung bangus napakamura po. Kaya lang nag-alinlangan akong bumili dahil malayo nga yung biyahe namin, tapos pauulam din lang namin ng tilapia at bangus. So parang sabi ko eto bangus na naman, pero di ko naisip na napakamura pala nga pala ng isda dito. Sana bumili na lang ako at nilagay ko sa freezer, di ba? Ayan oh, ang ganda-ganda ng view ng Taal at walang kausok-usok kahit naka-alert level. Naka-alert level, bulol talaga ako sa R guys. Level 3 yan. Naka-alert level 3 siya. Pero payapang payapa. At salamat na rin sa Diyos dahil hindi siya pumutok kasi maraming mawawala ng hanap buhay dito sa paligid. Yung mga fish pond na nandito, maraming malulugi. Maraming mawawala ng pagkakakitaan.
Taragiam sa Redstone. Ipakikita ko sa inyo yung status ng Taal Volcano, March 27. Ayan, naka-alert level 3, pero peaceful po ang Taal ngayon at walang anumang sinyalis na ito'y sasabog. So yan na muna guys, kasi nalobat yung aking camera, hindi ako nakapag-video ng pagpasok namin ng Tagaytay. So see you again on my next journey. Thank you.